Magandang buhay mga bata! Maligayang pananood para sa bago nating aralin ngayong araw. Inaanyayahan ang lahat na manood ng tahimik at makinig. Bago tayo magsimula sa aralin natin ngayong araw, tayo muna ay manalangin. Ipikit ang ating mga mata at iyuko ang ating ulo. Mahal naming Diyos, kami po ay bantayan sa aming paglaki. Kami po ay patnubayan sa aming mga gawain. Kami po ay tulungan sa aming pag-aaral. Kami po ay gabayan. Amen. Balita ngayon. Ngayon ay Lunes, Pebrero 1, 2021. Kahapon ay Linggo. Bukas ay Martes. Ang panahon natin ngayong araw ay maaraw. Week 5, Day 1, Quarter 2. Mga lugar sa paaralan. Bago tayo magsimula ng ating aralin ngayong araw, mayroon muna ipapanood sa inyo si teacher na may ikling kwento na may pamagat na ang mga kaibigan natin sa paaralan. Ang kwentong ito ay sinulat ni Ginang Arlene G. Garcia. Mga kaibigan natin sa paaralan. Kwento ni Ginang Arlene Garcia. Ito si Ana, isang bagong lipat na mag-aaral sa paaralang General Vicente Lim. Sa unang araw ng kanyang pagpasok, ay nakilala niya ang kanyang bagong guro, si Ginang Arlene Garcia. Habang papunta sila sa kanilang sinag-aralan, ay pinakilala ng kanyang guro ang mga tao tumutulong sa paaralan. Siya si Mang Rakson, ang gwadya ng ating paaralan. Nangangalaga siya sa katahimikan nito. Magandang umaga po! Magandang umaga rin sa'yo. Masaya ang pagdating sa ating paaralan. Siya naman si Mangyo, isang janitor na tumutulong upang mapanatili ang kalinisan ng paaralan. Magandang umaga po! Ang wika ni Ana. Magandang umaga rin sa'yo. Masayang pagdating sa ating paaralan. Siya naman si Ginang Rola, ang ating librarian na nangangasiwa sa ating silid aklatan. Magandang umaga po! Wika ni Ana. Magandang umaga rin sa iyo. Maaari kang pumunta rito upang umiram ng mga aklat na gusto mong basahin. Wika ni Ginang Rola. Siya naman si Ginang Escobedo, ang ating guidance teacher. Magandang umaga po! Magandang umaga rin sa'yo! Sagot naman ni Ginang Escobedo. Siya naman si Ginang Manyalak, isang nurse. Magandang umaga po! Magandang umaga rin sa iyo, Hana! Nakilala din ni Ana ang punong guro ng paaralan. Magandang umaga po! Magandang umaga rin sa'yo. Tugon naman ni Kinoong Soriano. Biglang naramdaman ni Ana na sumasakit ang kanyang tiyan. Ma'am, saan po ba maaaring bumili ng pagkain? Nagugutom na po ako eh. Ganun ba? Halika sa ating kantina. Dito ay nakilala niya si Ate Eva, isang canteen helper. Magandang umaga sa'yo. Anong gusto mong bilhin? Tanong ni Ate Eva. Magandang umaga rin po. Biskwit po ang bibiling ko. Ito na ang biskwit, sabi ni Nanay Eva. Maraming salamat po. O Ana, kainin mo na yan ha,
At halika na, pumunta na tayo sa ating silid-aralan. Opo, sabi ni Ana. Maraming salamat po sa pagpapakilala niyo sa akin sa mga taong tumutulong dito sa ating paaralan. Magalang na sagot ni Ana. At masaya na nga nag-aral si Ana sa paaralan. Nagustuhan niyo ba ang ating maikling kwento? Magaling! Ngayon naman, may tatanong sa inyo si teacher tungkol sa kwento na inyong napanood. Sino nga ba ang batang bida sa kwento? Tama! Ang batang bida sa kwento ay si Ana. Saan siya nag-aaral? Magaling! Nag-aaral si Hana sa General Vicente Lim Elementary School. Sino-sino ang mga nakilala niya sa paaralan? Magaling! Nakilala niya ang lahat na mga nagtatrabaho sa paaralan. Masaya ba si Hana sa kanyang bagong paaralan? Tama! Masaya-masaya si Hana sa kanyang bagong paaralan dahil nakilala niya ang lahat na mga pwede niyang maging kaibigan sa paaralan. Alamin natin ngayon ang mga lugar sa paaralan. Ano-ano nga ba ang mga lugar sa paaralan? Ito ang silid-aralan kung saan nag-aaral ang mga bata. Ito naman ang silid-aklatan kung saan pwede manghiram at magbasa ng iba't ibang aklat ang mga mag-aaral. Ito naman ang palaruan kung saan pwedeng maglaro ang mga bata habang wala pa silang klase. Ito naman ang tanggapan ng punong guro. Dito natin pwedeng puntahan kung gusto nating makausap ang punong guro sa paaralan. Ito naman ang school ground. Dito nagtitipon-tipon ang mga mag-aaral at mga guro sa tuwing may programa sa paaralan. Gayon din pag nagkakaroon ng flag ceremony. Ito naman ang computer room. Dito, gumagawa ng mga gawain sa computer ang mga mag-aaral. Ito naman ang kantina. Ang kantina ay lugar kung saan pwedeng kumain o bumili ng pagkain ang mga mag-aaral sa paaralan. Ito naman ang tanggapan ng gurong tagapagnubay. Kung gusto nating sumangguni sa ating gurong tagapagnubay, dito tayo magtutungo sa kanyang tanggapan sa paaralan. Ito naman ang boys' comfort room. Dito pwedeng dumumi, humihi, maghilamos, maghugas ng kamay ang mga lalaki mag-aaral. Ito naman ang girls' comfort room. Dito naman pwedeng dumumi, maghugas, maghilamos ang mga babae mag-aaral. Ito naman ang school clinic o klinika ng paaralan. Dito tayo magtutungo kung tayo ay may sakit o masama ang ating pakiramdam sa tuwing tayo ay nasa loob ng paaralan. Ulitin nga natin ang mga lugar sa paaralan. Silid-aralan, silid-aklatan, palaruan, tanggapan ng punong guro, school ground, computer room, kantina, tanggapan ng gurong tagapagnubay,
boys comfort room, girls comfort room, at klinika. Lahat ng yan ay mga lugar na makita natin sa paaralan. Ngayon alam nyo na ang mga lugar sa paaralan, tayo na magtungo sa ating pagsasanay. At para sa ating pagsasanay, ating suriin, panuto, lagyan ng check ang kahon ng wastong sagot sa bawat larawan. Dito, kumakain o bumibili ng pagkain ang mga mag-aaral. Anong lugar ito? Ito ba ay kantina o silid-aralan? Tama! Ito ay kantina. Dito, nag-aaral, sumulat, bumasa at marami pang iba ang mga bata o mga mag-aaral. Anong lugar ito sa paaralan? Ito ba ay silid-aklatan o silid-aralan? Magaling! Ang larawan ay silid-aralan. Dito, tayo pwedeng manghiram at pumagbasa ng iba't ibang mga aklat. Anong lugar ito sa paaralan? Ito ba ay silid-aklatan o palaruan? Pahusay! Ito ay silid-aklatan. Dito tayo magtutungo upang makausap o masambunin natin ang punong guro sa paaralan. Anong lugar ito? Ito ba ay tanggapan ng punong guro o kantina ng paaralan? Tama! Ito ay ang tanggapan ng punong guro. Dito, naglalaro ang mga bata o mag-aaral sa paaralan kung wala pa silang klase o habang naghihintay ng kanilang sundo. Anong lugar ito sa paaralan? Ito ba ay tanggapan ng punong guro o palaruan? Ang galing nyo naman! Ito ay palaruan. Ang gagaling nyong lahat mga bata, nasagutan nyo ng buong husay ang ating pagsasanay ngayong araw. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang rainbow star. At ngayon naman, magtungo na tayo sa gawain natin sa notebook. At para naman sa ating gawain sa worksheet, panuto, saan natin ginagawa ang iba't ibang gawain sa larawan sa paaralan? Isulat sa guhit ang wastong hugis ng tamang sagot sa bawat bilang. Bibigyan kayo ni teacher ng 3 minuto upang tapusin ang inyong gawain sa worksheet. Ang gagaling nyong lahat mga bata, nasagutan nyo ng buong husay ang ating gawain sa worksheet. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang rainbow star. Ngayon naman, magtungo na tayo sa gawain natin sa papel. At para naman sa gawain natin sa papel, ating isulat si letrang T. Isulat natin ang malaking titik T mula blue hanggang blue. Isulat din natin ang maliit na titik T mula blue hanggang blue. Isulat natin ang malaki at maliit na titik T sa inyong papel. Kung inyong titignan, hindi magkamukha ang malaking titik T at maliit na titik T. Pero dapat natin itong handaan dahil parehas lamang silang
titik. T. Isulat natin ang malaki at maliit na titik T sa inyong papel. Punuin ang inyong papel ng malaki at maliit na titik T. Bibigyan kayo ni teacher ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain sa papel. Ang gagaling niyong lahat, mga bata, na isulat niyo ng wasto ang inyong gawain sa papel. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 2 rainbow star. At para naman sa ating huling gawain, ating gawin ang ating interactive activity. Para sa ating interactive activity, isi-send ni teacher ang larawan sa inyong group chat messenger ng inyong mga magulang. Huwag kalimutan, isulat ang pangalan sa itaas na guhit. Sabi dito, bilugan daw natin ang larawan na tinutukoy sa mga salita sa bawat bilang. Katulad na lamang sa bilang isa, ang nakasulat ay silid-aralan. Alin nga ba sa 3 larawan ang silid-aralan? Magaling! Yun ang ating bibilugan. Ngayon ang bahalang sumagot sa iba pang bilang. Hihintayin ni teacher ang inyong interactive activity ngayong araw. At dito na nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Hangad ko na marami kayong natutunan sa video lesson natin na ito. Hanggang sa muli, paalam!